halos naubos lahat, dalawang channel. Ito. Ilang piraso ito na output? 2, 4, 7. Ito, 2, 5, 8, 10. 10 piraso. 10 piraso sa dalawang channel na yan. Ha? Kasi dalawang channel yung nadali. Dalawang channel talaga siya. Hindi siya biro. Ayan, oh. Tiniran tayo. Bali ito, buo ito. Minaklas ko ito, pero buo ito. So, ayan guys, welcome to my vlog. Ayan, for today's video, balik, power amp ulit tayo. Meron ulit tayong dayong unit. Dayo ito, kasi galing pa ng La Union. La Union, ito. Pangalan ay Sir, yan, tagging na natin for privacy. Galing La Union, may sulat pa nga siya eh. Taga lang ha, hanapin ko yung sulat. Ayan o, Liam ng pagmamahal. Ayan, yan, may sulat pa siya. Ayan, yan, conversation tungkol sa issue dito. Kasi hindi pa kami nag-usap ng mayari nito. Pinadala lang sa kakilala yata. Ayan, from La Union to Quezon City. Grandmaster na GM800 na power amplifier. Ayan, kaya pinadala to dito sa atin. Ang issue, yun nga, sa may sulat na yun, babasahin ko na lang yun. Basta ito, pumutok daw yung thermistor, ayan, putok ito. Sa may substart yan, ayan, substart. And then, visual check ko, putok yung fuse dito, putok dito. Then, putok rin dito. So, ayan, bali ito yung mission natin for today's video na may fi-fix natin or magawa natin ng maayos yung unit ni Sir bago bumalik ng La Union. Kasi medyo marami na silang kinalokal eh, or dinagdag. Ito, mayroon silang, hindi ko alam kung saan ginagamit ito. Kasi wala naman siyang malabas na pan dito. Baka ginamit sa pan siguro yan dito, dinagdag nila. Ayan, bago natin simulan ito, eh siyempre, promotion tayo agad. Or, bago natin simulan ito, shoutout muna tayo. Shoutout. And then, maraming salamat sa may-ari nito na pinadala ito sa atin, pinagkatiwalaan sa atin na ipagawa. Tayo may swerte na gagawaan nito. Salamat, sir, ha? And then, promotion. Bago natin simulan ito, sa mga hindi pa nakapag-follow, pakifollow, and then, siyempre, pakishare ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, pakisubscribe, like, share, and then simply pakihit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga video na i-upload ko. So ngayon, simulan na natin. Bali, hindi na natin ipa-plug in to. Kasi kita naman natin may pumutok na, lalo dito sa may substart, and then putok nitong mga fuse. Huwag natin isubukan na ipa-plug in. Although, kahit may bag tayo, huwag na kasi kita naman sa akto na may problema na lalo sa may power supply. Ang gagawin na lang natin is focus muna tayo sa may ito, thermistor muna. Palitan muna natin itong thermistor na ito. Palitan natin yan. Tapos ano bang pwedeng gawin? Yan, board. Kasi dinagdagan na nila. Oh. Ang alam ko, 1-3 lang ito eh. Tatlo, tama ba? Dalawa lang. Ito lang yata ito. Hindi ito. Kasi ito, dinagdag na nila. Oh. Yan. Malito lang, tsaka ito lang yata to. Tapos, yan, malito, troubleshoot ko na lang. Kasi hindi naman ako nagpo-full demo tutorial. Babaklasin, papalitan, and then sabihin ko lang sa inyo yung mga pinagpapalitan ko, pinagbabaklas ko, and then yung mga ginagawa ko para hindi na maba yung walang kwentang vlog natin. Same sa may kabilang channel yung gagawin natin dito. Dalawa nga lang, 1, 2. Kasi itong original nyo, sabay ito yung dinagdag. Ngayon, stay tuned lang kayo. So ngayon guys, bali ito. Shortcutin na lang natin yung video. Pinalitan ko na yung thermistor dito sa may substart nya. Yung pumutok dito, pinalitan ko na. And then dito, yung fuse na mga na-open, ito, nakakalas tong power supply. Bali, testing na lang natin yan kapag okay na rito. Kasi ito, binaklas ko na rin sa may heatsink yung board. Dahil tin-trouble ko na. Kung ito trouble ko to na habang pinapakita sa inyo, haba yung oras natin. I-skip nyo lang yan. Sayang yung ads. Yeah, shortcutin na lang natin. Halos naubos lahat, dalawang channel. Ito. Ilang piraso to na output? 2, 4, 7. Ito, 2, 5, 8, 10. 10 piraso. 10 piraso sa dalawang channel na yan. Ha? Kasi dalawang channel yung nadali. Dalawang channel talaga siya.
Hindi siya biro. Ayan o. Tiniraan tayo. Bali ito, buo ito. Minaklas ko ito, pero buo ito. Yung dito, hindi siya ganun ka. Bali, ilan na iwan na output? Tatlo. Sa kabilang side naman, tiniraan ako ng tatlo din. Parang tatlo-tatlo yan. Yan yung mga nadali. Ang problema nito, NGW. Sana may stock ako nito. Kung wala, takbo na naman tayo ng kiapo nito. Sa ngayon, yan pa lang yung nakita ko na problema. Sa ngayon, kasi pinambabaklas ko muna yung output. And then, tip sa mga baguang technician tulad natin, kapag mag-troubleshoot kayo ng, or mag-check kayo ng transistor, tanggalin nyo muna ito. Tanggalin nyo yung bloke para ma-check nyo na pa isa-isa. Kasi pag hindi nyo tinanggal yan, automatic, short lahat yan. Yan, iyang yan. Ang problema sa ganitong klaseng resistor, kailangan pihitin mo siya ng todo. Hindi katulad ng ganito, mayangat mo. Kumpiyansa siguro sila ni sir dito na okay kasi nagdagdag ng output eh. Kasi ko binirit ng todo. Babalik ko lang muna itong power supply. Ito, balik itong power supply. And then, balik natin itong mga bloke. Tapos maglagay tayo ng output na isang pares lang para sa may drive niya. Para ma-check natin kung normal or may problema pa na iba. Na-check ko naman na ito eh, dito eh. Okay naman eh. Ang problema nito, kadalasan kasi pag nasira yung mga output, minsan nasisira rin itong op amp. Oh. Yung ano magamit ito, 455 ito, 5532 to. Yan, sa op amp. Sana wala na ibang problema. So ngayon, stay tuned lang kayo. Mali, babalik ko lang yung isang output lang muna, ibabalik natin. Tapos tornilyo ko muna itong power supply niya. Hindi ko alam kung saan ako naputol. Kasi isip ko nung nakaraan na wala na ako ng NGW in stock. Nagalungkat ako. Meron pa. Kaso kulang pa rin ito. Kasi 10, saan na ba? Iba, nagkaganda laglag na. 10 piraso yung kailangan ko na NGW. Parang kulang ako ng 0302 eh, na dalawang pares. Dalawang pares or dalawang piraso. Bali, ito lang muna yung kinumpleto ko. Ito lang muna itong channel na ito. Para hindi lang umaba yung video na hindi lang umaba yung video natin and then at the same time yung araw kasi ang dami kong gawin na puro power amp. Kaya singit-singit na lang kasi masayang tayo ng oras. So ngayon ito, inalitan ko na ito kasi nag-check naman na ako eh. Nag-check na ako sa may drive niya, okay naman, pati yung mga OP amp is okay naman. Yung nadali lang talaga is yung mga output lang. Yan. Pasensya na kayo ha, medyo minadali natin yung video natin. Ito yung sa may kabilang side dito. Walang output pa ito. Ito yung board niya. Kasi na-trouble ko naman ito. Okay naman tong sa drive niya. Yung output lang talagang kulang ito. Yung kulang dyan is yung tatlong 0302 tapos dalawang 081. Try ko kung makompleto. Magkakuan ako dito na may dudugtong natin agad yung video. So ngayon, ito lang muna. Yan, ibalik ko na ito. Tapos ilagay na ako ng speaker. Kasi natesting ko na ito. Normal naman na eh. Normal na yung bias. Bali audio na lang yung kulang. Tayo ng bug pa. Pasensya na kayo. Hindi na ako magsusukat. Bahala kayo dyan. Okay. O yan. Ba't na wala? Walang. O yan. Galaw pala yung saka natin. Maluwag na kasi yung sasakan eh. Ayan. Nag-normal na siya o. Oh. Normal pag sinukatan mo ng bias yan or voltay oh, normal na yan. Ngayon play tayo ng music natin kung may audio yung nakakabit na speaker isang sub kasi play na yung ito naka YouTube tayo different title nyan ito ayun o may audio na o kasa natin yung volume. Yan. Okay na, may audio na. Ang pan, itong pan na to, dito to nakakabit sa may main board pa o sa may power supply pa. Yung dalawang sa likod na yan, para pala to dito. Kaya hindi umandar yung kasi pinutol ko eh. Yan. Okay na yung channel 1. Ang problema lang talaga dun, ang nadali lang is yung mga bloke eh, na trans na resistor and then output na eh, dito sa kabilang side halos naubos lahat to eh. Tiniraan ako isa lang yan eh, isang piraso na lang. Ayan, naging okay na siya. Itong kabila naman yung babalikan natin. Sana makompleto ko yung transistor kasi alam ko kulang talaga ako ng
dalawang 0302 eh. So, ayun, stay tuned ulit kayo para sana matapos natin kasi meron pa ako isusunod. Meron akong ground na 16. May susunod sana. So, ayun, stay tuned lang kayo. Bali ito, tuloy. Bali, nakabili na ako ng NGW. Yan, rig po. 0208, 0281, 0302. Ayan, dami kong reserva na control. Ayan, bali ito, kompleto na. Ayan. Na-check ko naman na yung mga dito sa may preamp and then sa may OP amp niya, okay naman na eh. Ayan, kulang na lang is yung mga output. Ayan, so ngayon, bali, babalik ko na lang ito sa may casing, sa may power supply niya. Babalik na lang yung mga kable. Ito, okay naman na ito eh. Yung channel 1 or lip channel eh. Bali, ito na lang yung panghuli. Kung nabusan tayo ng stock ng GW 5200 eh, medyo marami pa tayo. So ngayon, babalik ko lang itong board na ito. So ngayon guys, ito, naibalik ko na yung board. Ayan, nakabalik na sa may, naibalik ko na yung mga kable. Yung kulang na lang nito is yung fan dito sa likod. Ito, and then ito, kasi dito siya pumuha ng supply. Bali, ang gagawin ko na lang ito sa huli, kung sakaling karoon na ng audio yan, lipat na lang yung wiring dito. Yung AC line niya, isama na lang natin dito sa may isa sa may transformer para pag switch sabay na lang antar siya. Ito na lang kulang para magkaroon ng fan na palabas. So ngayon try natin kung magiging normal na kasi ito umaandar na ito eh. And then inandaan ko na ako, ano, inandaan ko na kagad ng speaker kasi nag-check na tumawag na yung may-ari na kung maaari may padala na kasi isasabay sa may basta isasabay sa may sasakyan na pauwi sa may La Union. So ngayon ito audio source natin kung sakali oh. Natin. Sana normal na. Ayan. Naka-normal na siya oh. Naka-power na lang. Ayan natin, baka mainit. Wala, normal. Check natin kung ito yung nakaraan na nauna natin ang gawa, yung channel nito. Ayan, okay. Ito. Ayan, module na rin. Meron na, parehas. Okay na. O yan, dahil normal na parehas, yun lang talaga yung naging issue na. Ang issue niya talaga is yung transistor na bali 10 piraso yung nasira. Eh paano kasi nagdagdag sila ni sir ng kwan, nagdagdag sila ng output. Gusto may nakalimutan din sila isalpak na linya eh. Eh siguro dahil doon nadali. Bali stay tuned na lang muna kayo guys para sa final testing natin. Iwa-wiring ko lang na panibago itong linya ng fan and then itatali natin ng maayos. Guys, bali ito, final touch na to. Nailipat ko na yung linya ng AC line ng transformer para dito sa may extra fan na nilagay nila ni sir. Ayan, ito. Ito yung extra fan. Ito yung original niya. Bali, yung ito, dito nila kinabit. Tapos yung ito sa may out, is dito mo sila ng transformer. Dito na siya nakakabit, to. Sabay na sa may pag-on ng switch kasi nakarami, nakaabang dito na wire eh. Binago lang natin. Ayan na, nakatali na siya. Ayan na, kompleto na. Ngayon, ay naka 220 na ako ah. Yan, para matapos na yung walang kwentang vlog natin. Normal na. Tignan natin yung cellphone natin isa. Yan. Yung umaandar ay yung dalawa sa gitna na yan, no? Yan. Tapos ito yung channel 2. Okay na to. So yun lang guys, hanggang dito na lang yung walang kwentang vlog natin. Medyo natagalan naman and then nahirapan tayo. Natagalan dahil yung parts nga, naubusan kasi ako ng stock ng NGW. Yung 5200 lang yan eh, meron sana akong stock agad. And then syempre yung katpapla doon, no? Yung thermistor para sa soft start, biyak din yun eh. Nailtan rin natin yun. Ayun, sir from La Union. Okay na yung unit nyo. Back to normal na ulit. Pwede na ulit ito
tracking kung ano mang cargo yung kinargahan dito. Salamat. And then maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin. Yun, promotion, bago tayo magtapos, siyempre, shop natin, always on Daguna, 24/7. Sa mga gusto magpa-prepare along sa OU Quezon City, number 41, Don Julio, Gregorio Street, sa OU Road, sa OU Quezon City. Social media pages natin, so hindi pa nakapag-follow, pakifollow, and then siyempre, pakishare ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel, so hindi pa nakapag-subscribe, pakisubscribe, like, share, and then siyempre, pakita mil button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace out in love.